dyan, no? Today, I'll be talking about Italian breakfast. Dapat pupunta ako ng supermarket para bumili sana ng mga typical na inaalmusal na mga Italiano. Kaya lang, nung dumaan ako sa bar, nakita ko yung kakilala kong Filipino na nagtatrabaho doon. So, napabili na ako ng almusal. At sa bahay, papakita ko sa inyo kung ano yung usually kinakain ng mga ice or Italian sa almusal nila. Uno, due, tre! Bawal pa kumain dito, no? Sa ngayon. Matagal ka na dito sa bar na to? 3 years na. Kasi gusto ko talaga... Kasi gusto ko talaga mag-vlog about breakfast. Eh, bawal naman kumain na dito sa loob. Kaya iti-take out ko na lang. Sige, pingin ako ng isang cappuccino. Usual na in-order dito ng mga anak. Alimitan yung buwan. Is, ah, yung wala siyang laman. Isang boto at saka isang concrema. Crema? At saka biscottini na lang kahit 2 pieces niyan. Sasama ko na? Ah, sige, sama ko na. Grazie, kuya! Grazie! Ayaw nga pala na iwan ko!
ito na yung nabili kong breakfast doon sa bar. Nilagyan ko na rin siya ng strawberry at saka na orange. Usually, talaga kinakain ng mga Italians, matatamis. Hindi katulad ng mga Filipino, kumakain ng kanin, yung tapsilog, tsaka yung lugaw, ganun. Hindi ganun ka-elaborate yung kanilang breakfast. As you can see, meron sila, usually kinakain nila itong voto, itong brioche. Wala siyang laman sa loob. Maraming klase nito eh. Meron may chocolate, may cream. Katulad nito, may cream. Tapos meron pang powdered sugar sa ibaba. Sobrang tamis talaga. Ang hilig nila sa matamis na breakfast. Tapos kumakain din sila ng mga biscuits, ganito, kapartner ng coffee. Wala siyang asukal. Hindi ko na lang yan. Tapos yung mga karaniwan na nasa bahay, mahilig din silang kumain ito. Para siyang toasted bread, biskotso sa Pilipinas. Biskotati ang tawag yata dito. Fete biskotati. Nilalagyan nila ito ng jam. Ganyan. Tapos, yun lang yung masang nila. Yung mga nung wala pang pandemic, usually, yung mga tao, lagi sila pumupunta sa bar sa umaga. Maaga silang gumigising para lang magkape at saka kumain. Usually kasi yung mga nagtatrabaho, pag walang time, didiretso na sila sa bar, doon sila nag-breakfast. Eto. Napansin ko rin sa kanila, kapag ka kumakain sila sa bar, nag-order sila ng 2 hanggang 3 kape. Iinom muna sila ng kape, tapos kakain sila ng something, tapos order ulit sila pagkatapos. Tikman ko to. Sarap. Ito na ko yung loob. Meron siyang cream sa loob. Grabe. Calories? Kahit sa mga supermarkets, ito rin yung tinda. Bumibili sila tas sa bahay nila kinakain or the night before, bumibili na sila. Laging fresh yung mga croissants nila nito. At saka, itong mga tinapay. Butter and chocolate cookies. Na may lamang chocolate sa loob. Sa morning lang talaga sila mahilig kumain ng matamis. Pero sa other parts of the day, lunch and dinner, hindi naman. Magtataka ka talaga sa almusal lang talaga. Tamis ng kinakain nila. Kaya mamimiss mo dito yung mga sinangag. At saka yung mga tapsilog sa umaga. Okay, yan na. Hindi ko na ito uubusin. Mamaya pagdating ng mga bata, kakainin na ito. Sobrang tamis eh, diba? Nakakatapa. So, yan na yung ating feature sa araw na ito. Tungkol sa Italian breakfast. Next time, itry natin yung lunch and dinner. Gagawa tayo something dito sa bahay natin. And, see you on the next vlog.